yun. Ngayong araw po tayo ngayon ng PC. Desktop PC for church, for live streaming, especially for live streaming, saka editing, rendering, at kung ano-ano pa, and for overall performance na rin ng computer. Titingin tayo ngayon rito sa mga computer shops dito sa Kabanatuan. Nagharap ako ng mga specs na for Intel and for AMD Ryzen. Kasi, I prefer Intel talaga. Pero dahil nga nagkakaubusan ng stocks ngayon, so hanap na ako ng mga specs for Intel and AMD. Kung sakali bang wala tayong makitang Intel na pasok doon sa specs na hinahanap natin, may makita tayong Ryzen. So ayun, at mamaya magta-timelapse video din ako para makita nyo kung paano bubuhin yung PC. And then ilalagay ko dito sa description yung mga specs na makukuha natin, bibili natin, at yung mga stores kung saan natin nabili yung mga parts. Alis na kami, pupunta na kami ngayon sa mga computer stores para tumingin tayo ng mga components at makapunta tayo ng PC. Yan. So yun, natapos din. So ayun, nakabuo na tayo ng desktop PC natin for church. At ito na siya. Unfortunately, hindi tayo nakakita ng 9700K dahil out of stock sila. Meron lang sila dyan is i3 and Core i5. Pero hindi naman yun yung specs na hinaharap natin. Kaya nag-AMD Ryzen tayo. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga components and parts na nakuha natin. Para may idea rin kayo kung bubuman lang kayo ng PC, may idea kayo kung ano yung mga parts na pwede nyo kukunin. So ngayon, mag-upisa tayo ngayon sa processor. Ang nakuha natin processor is Ryzen 7 3800X with 8 core and 16 thread. Dapat nga Ryzen 5 lang ang bibilin ko. Pero dahil naisip ko na konting diferensya na lang din naman sa presyo, nag-Ryzen 7 na ako dahil mas mataas yung core niya kaysa sa Ryzen 5 and then thread. Kaya nag-Ryzen 7 na ako. Actually, nakuha ko to sa ibang store. Hindi ko siya nakuha din sa Jira dahil wala silang Ryzen 7 doon. So, nag-ikot ako. Pumunta ako sa PC Square. Meron sila doon is Ryzen 7 3600X bundle with B450 Tomahawk na motherboard. Hindi ko na kailangan yung motherboard sana kasi meron ng in-offer yung GRAM sa akin na motherboard. Ewan ko kung nakalimutan ko na kung anong motherboard yun. MSI yata, hindi ako nagkakamali. So nag-ikot pa ako sa ibang store at nakakita ako ng Ryzen 7 3800X. Hindi kasi sila nagbebenta ng processor lang. So kailangan, pag bibili ka ng processor sa kanila, bundle with the motherboard. Kung di mo talaga dun bubuin sa kanila, hindi sila papayag na processor lang kukuhin mo. Kaya ang nakuha natin motherboard is to Asus TUF Gaming B450M Pro. Mas gusto ko sana isang motherboard na over sa kanila GRAM na MSI dahil may built-in na yun na Wi-Fi and Bluetooth. Pero okay lang din naman dahil third generation ready na siya for AMD Ryzen. And then maganda yung mga components niya. Meron din siyang USB Type-C. Ang maganda rin talaga siya. Saka B450M Pro na siya Pro Series na siya. So maganda na rin. At kasunod natin is yung video card. GPU natin, nakuha natin yung Radeon RX 570. Ang kukunin ko sana is yung GTX 1660 ata yun. Pero 4GB lang kasi siya Kaya nag-Radeon RX 570 na ako kasi 8GB siya. Compatible naman din siya sa AMD. Kaya ito na yung kinuha ko. Kumpara dun sa isan, 4GB lang siya. Mabilis siya pero mabibiting kasi ako sa memory niya dahil 4GB lang siya. Kaya nag-RX 570 na ako na 8GB. So next is RAM. Actually, nakakabit na kasi yung RAM dito kaya wala na dito yung RAM. Nakakuha ako ng G-Skill Ripjaws x2 8GB.
dual channel na to. Nag-ikot-ikot ako, wala akong nakitang hinahanap natin na Trident Neo RGB ready na yon. RGB. Ito kasi non-RGB to, pero okay din naman dahil yung ilaw lang naman yung diferensya. DDR4 din siya, 3200 mHz ang hinahanap natin, kaya nag-ikot-ikot tayo. May nakita tayo itong 3200 na dual channel din times 2, 8GB din, kaso mahal. RGB rin siya, maganda pero mahal. Ngayon, nakakita tayo ngayon dito sa store dito na Gilmore. Nakakita tayo ng G-Skill Ripjaw DDR4 3200 mHz. Pwede din naman din kasi ako mag 2666 na mHz na memory card. Pero para maganda na rin, nag 3200 na tayo. Ang sunod naman natin is the SSD or the solid state drive. Nakakuha tayo ng Silicon Power 512GB M.2. Ang hinahanap kasi natin is the M.2 NVMe na 500GB. Pero hindi tayo nakita. Ang nakita lang natin is M.240 or 250GB lang ata siya. Kaya hindi yun yung kinuha natin. Ang kinuha ko is yung 500GB. Merong Samsung Evo na 500GB pero SATA siya. Ang gusto ko kasi yung M.2 kasi mas mabilis siya. At saka mas madali siyang i-manage dito sa case natin. Hindi mo na kailangan ng cable management. Isasalpak mo na siya sa board. Ayun na. Mas mabilis kasi M.2 kaysa sa SATA type SSD na M.2. Malayo yung speed niya compared dun sa SATA na SATA type na SSD. Yung NVMe and M.2 hindi sila nagkakalayo yung mga nag-boot yung Windows app ng siguro na 1 second to 2 seconds ng comparison nila. So, hindi nagkakalayo yung M.2 at NVMe. Yung SATA lang kasi ang medyo mabagal eh. Kaya mas pinili ko yung M.2. So, ang next naman natin is HDD or the hard disk drive. Wala ko na tayong case. At naka-plastic na kasi siya eh. Nandito na siya. Nakakuha tayo ng Western Digital Black. 4TB ang kinuha ko na para sulit-sulit na sa storage. Kasi yung SSD for the operating system, para mabilis siya mag-boot. And then, doon ko i-install yung mga kagaya ng mga application na kailangan for streaming, editing, kagaya ng Photoshop, Premiere, din mga kailangan na application for streaming. Doon ko siya i-install para pag i-open ko siya, mabilis siyang mag-function. So, yun. Ang next naman natin is mga fan, yung CPU fan. Nakakuha ko ng CPU fan na 5. Actually, 3 lang to eh. Pero kung saan napunta yun na lang. 5 to. A few moments later. Kumain ako nila. Wala, biskuit lang, biskuit. Iba-ibang kulay yung napili. 5 to eh. 2 red, 2 green, at 1 blue. Hindi ko na masyadong napagpilian yung kulay dahil for lights lang naman siya eh. Para hindi masyado mag-init yung loob ng computer natin. Saka magkaroon ng kahit papano air ventilation. Second priority na lang siguro din yung lights dahil maporma siya. Pero ang pinakamahalagang gamit niya is yung cooling effects sa yung air ventilation. Ang hindi ko lang napansin kasi wala rin din silang stop is yung naka-aura sync siya. Yung aura sync kasi pwede mo siya kasi palit-palitan yung kulay eh. Ito hindi kasi naka-aura sync, basta fan lang siya kung yung kulay niya, yun na yun. Pero hindi naman yun mahalaga dahil yung nga sabi ko, ang purpose naman talaga kasi ng casing fan is for the air ventilation para masyadong mag-init yung inner parts natin. So, ngayon. Kung ngayon, sunod naman natin yung... So, sunod na... Nani? Omae wa mou shindeiru. So, ang isusunod natin is yung PSU or the power supply unit. Nakuha tayo ng Cooler Master 750 watts, 80 plus bronze. Ang gusto ko sana is yung 80 plus gold, pero ito lang available na. Pero okay na rin, at least 750 watts.
And then next yung UPS or Uninterruptible Power Supply. May 1000 VA na siya. And then AVR built-in na rin siya. So, okay to. Cables yung nakuha natin. And then last, not the least, itong case natin. Trademark siya. And tower case na rin siya, kaya maganda siya. Maganda yung air ventilation niya. Kaya okay na okay siya. Meron siyang kasamang fan na isa lang. Kaya nga sabi ko, bumili ako ng 5 fan para mapunuan yung mga slot ng fan niya. Maganda yung air ventilation ng case na to, kaya okay na okay. Papakita ko sa inyo ngayon yung full review ng nabuo nating desktop PC. So ayun, no? Sana may nakakuha kayong idea kung paano buo ng PC na gusto nyo. Depende naman kung saan nyo gagamitin eh. Anong specs. Di na ako natapos! So ayun, sana may natutunan kayo at may napulot kayong mga ideas kung paano buo ng PC. Pero depende pa rin kung saan nyo gagamitin yung PC. Kung ano yung purpose nyo. Halimbawa, na for office work lang siya. Overkill naman masyado itong ganitong build. Mag-search din kayo, or pwede nyo ako message kung ano yung gusto nyo pwedeng mabuong PC. Kasi kung halimbawa, office work lang, overkill na masyado ito eh. So, kailangan pinakauna yung gagawin para bago kayo bumuo ng PC is kung ano yung purpose ng pagbuo nyo ng PC. Para makahanap kayo ng compatible lang dun sa gagawin nyo. Mag-subscribe kayo, mag-comment kayo. O ano man yung mga katanungan nyo, sasagutin natin yan. At abangan nyo rin yung mga videos na darating, mga drum cover videos na paparating dahil sa ngayon, hindi pa ako makapag-cover dahil medyo busy pa. Pero sisikapin ko makapag-cover sa mga darating na linggo. At abangan nyo yung mga videos ko na lalabas pa. At ingat kayo palagi and God bless us all. Hello, bye-bye. Bye-bye.